Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay ang banana flan. Isang masarap na dessert na parang leche flan mga idol. Pero gagamit tayo rito ng banana o ng saging. Yung mga leftover natin na prutas nung New Year ay pwede natin gamitin dito mga idol. Pero bago yan mga idol, ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Ang ating mga sangkap: banana o saging, itlog or egg, evaporated milk o gatas na malagnaw, at asukal. Pwede rin tayong gumamit dito mga idol ng condensed milk. Una ay kumuha tayo ng isang malinis na mangkok. Pagkatapos ay balatan natin ang ating saging at ilagay dito. Pagkatapos ay isunod na natin yung ating itlog. Basagin natin yung tatlong itlog natin mga idol. Pagkatapos ay durugin lang natin yung ating mga saging mga idol. Mas maganda kung ang gagamitin natin dito mga idol yung overripe o hinugna na saging para madali siyang madurog. Haluin lang natin ng gusto mga idol at durugin ng gusto yung ating saging. At i-mix well din natin ng gusto yung ating binasag na itlog. Kapag durog mo yung saging natin mga idol ay isali na natin to sa ating blender. Ilagay na rin natin yung natitira natin sangkap mga idol. Yung ating gatas at asukal. Yan mga idol, katulad ng sabi ko kanina, pwede po tayong gumamit ng condensed milk dito. At kung gagamit tayo ng condensed milk mga idol, ay huwag na natin lagyan ng asukal at ng evaporated milk. Kundi condensed milk na lang po ang ilagay natin. Yan mga idol, 4 na kutsarang asukal lang ang ilalagay natin mga idol. Dahil gagawa rin tayo mamaya ng arnibal. Ayaw natin na masyadong matamis yung ating gagawing dessert. Pagkatapos mga idol ay i-blender na natin siya para maging pino yung ating saging. Make sure lang natin mga idol na yung mixture natin ay tamang-tama na at durug na yung saging at pinong-pino na siya. I-set aside muna natin yung ating mixture mga idol at gumawa na tayo ng ating arnibal o caramelized sugar.
Yan, magpainit tayo ng kawali at ilagay natin yung ating asukal. 1 cup of sugar lang mga idol. Yan mga idol, kaya konti lang ang nilagay nating asukal dun sa mixture natin mga idol, dahil ito po ang magpapatamis ng gusto sa ating banana plant. Ito pong arnibal na ginagawa natin mga idol. So yan mga idol, kailangan lang natin ang tulawin ng gusto yung ating asukal hanggang sa maging caramelized na siya. At kapag tunaw na tunaw na yan mga idol, ay kailangan natin isalin agad sa lagayan para hindi siya matuyo o tumigas yung ating caramelized sugar. Kasi pagka nalamigan yan mga idol, ay titigas agad yan mga idol. Make sure po natin mga idol na hindi masusunog yung ating arnibal, dahil papait ang lasa ng ating banana plant. So yun mga idol, kapag tunaw na yung ating asukal, ay isasalin na natin yan sa isang malinis na bowl kung saan ilalagay din natin yung ating mixture. So ito na po yung caramelized sugar natin mga idol. Ilalagay natin sa ibabaw niyan yung mixture na ginawa natin mga idol. Yan, gagamit lang po tayo ng salaan para maalis po yung bula-bula at yung buo-buo pa na saging dun sa ginawa nating mixture. Mas maganda mga idol kung may mas malaki kayong strainer o salaan para mabilis na mailagay lahat yung mixture. Kailangan natin dito mga idol na mahaba yung pasensya natin o matyaga tayo mga idol, dahil baka mainip tayo ay ibuhos na lang natin bigla yung ating ginagawa, ay puro bubbles po at iba po ang kalalabasan ng ating banana plant. So ayan na po mga idol yung sinala natin na mixture ng banana plant. So pagkatapos niyan mga idol, ang gagawin natin ay tatakpan natin yan ng foil. Kailangan ay ayusin lang natin yung paglagay ng foil mga idol, para hindi pumasok yung tubig kapag in-steam na natin yung ating banana plant. So yan mga idol, habang ginagawa ko yan ay nagpainit na ako ng tubig para dun sa ating steamer. Pagkatapos ay nilagay natin yung banana plant natin, at yan, tatakpan natin siya mga idol. I-steam natin siya mga idol ng siguro mga 20 to 25 minutes. Pagkatapos ng oras na yun mga idol, ay i-check na lang natin siya kung luto na yung banana plant natin o hindi pa. So para malaman natin siya mga idol kung luto na yung banana plant natin o hindi pa mga idol, ay gagamit tayo ng toothpick. Yan, siguro marami nang nakakaalam nito. Tutusukin natin siya ng toothpick, at pag wala nang dumikit, ibig sabihin ay luto na yung ating banana plant. So ganun lang kadali siya i-check mga idol kung luto na o hindi pa yung ating banana plant. So ayan mga idol, nakita natin na wala nang dumikit, ibig sabihin luto na yung banana plant natin. So hayaan lang natin muna siya na lumamig mga 30 to 1 hour, siguro malamig na yan. At pag malamig na mga idol, ay ilalagay na natin siya sa rep. So ito na mga idol yung banana plant natin na galing sa refrigerator. Napalamig na natin siya ng mga 4 to 5 hours. So tingnan na natin, isalin natin siya sa plato.
So ayan na mga idol, yung ating banana plan. Ready to serve na siya at pwede nang kainin. Yan mga idol, itsura pa lang ay makikita natin na parang ang sarap-sarap na o ang yummy-yummy na ng ating banana plan. Para talaga siyang leche plan dahil dun pa lang sa kinaramelize natin na asukal ay apaganda niya ng tingnan. Talagang kumano yung kulay ng tinunaw nating asukal o kinaramelize na asukal. So yun mga idol, hindi na kayo mga ngamba na baka masira lang yung mga leftover nyong saging o yung mga overripe nyong saging dahil pwede nyo na siyang gawing banana plan. So check mga idol na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Kung nagustuhan nyo rin mga idol ang ginawa kong banana plan at gusto nyo rin gumawa nito ay huwag nyong kalimutang bisitahin ang description below. At ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating banana plan. Huwag nyo rin kalimutang dikitan o isubscribe ang aking mga member mga idol. Andyan si Mimis Deplore, Cakes and Decor, Madiskarting Tatay. Jan Music. Joy TV Vlog. Misty Rich Vlog. Shabby Loggers Official. Malay nyo mga idol, maging member at kaibigan nyo rin sila. Mega lang shout out sa aking tropang Arats family at sa aking J&J Rider Club headed by founder Yusel Baitan and John Rider. Maraming salamat po sa mga nanonood ng premiere ko ngayon at sa iba pang mga grupo na nanonood ngayon sa aking Diyan ang Team Dynamics, Flowness, Ka-Rider Collab, MLE, Amethyst. Maraming salamat po sa inyo mga idol.